Hello guys, ayan, magandang hapon po sa ating lahat. Muli ito po si Cusinerong Farmer and welcome back sa aking channel. So sa video pong ito, ipapakita ko sa inyo yung first step or yung unang hakbang ng ating mushroom growing, kung paano natin siya ginagawa. Okay, so yung first step po natin yung pagmimix ng ating mga substrate. So yung basic components po ng ating substrate, kailangan natin gumamit ng sawdust or ng kusot. Mas maganda po kung hardwood sawdust yung gagamitin natin. Tsaka gagamit din tayo ng rice bran or darak. And then gagamit din tayo ng molasses or brown sugar. And then agri-lime or apple. So nakikita nyo po, roughly estimated po itong imimix namin nasa mga 1,500 bags or fruiting bags. So bali yung basic ratio po ng ating mga substrate, kailangan natin ng 78% ng sawdust or ng kusot, and then 20% ng darak, and then 1% of agri-lime or ng apog, and then 1% ng molasses. So kung wala pong molasses, kung hindi po available sa area nyo yung molasses, pwede po kayo gumamit ng 1 kilo of brown sugar. So ito guys, so darak naman po yung ano, yung hinahalo. So after mahalo yung ano, yung ating kusot, kailangan natin na ihalo pa yung ibang mga dry materials, which is ito ngayon, darak. So yun na nga po, after natin i-mix or paghalu-haluin yung ating mga dry substrate, so kailangan naman natin paghalu-haluin or haluin yung ating liquid substrate. So kailangan natin naman ng molasses and then yung ating water. So kailangan lagyan natin siya ng tubig. So bali ganito guys yung ano, yung molasses. Nabibili lang siya sa mga agri supply. At po nung sabi ko kanina, kung hindi available yung molasses sa area nyo, pwede kayo gumamit ng brown sugar. So 1% lang po yung ilalagay natin. So in this case po, itong ano, since liquid siya or like syrup type, so kailangan natin siyang i-dilute sa tubig or ihalo sa tubig, and then pwede na natin siya ilagay or ihalo dun sa ating dry substrates. So bale, ito na guys yung ano, ito na yung molasses na na-dilute na natin siya dun sa tubig. So kailangan na lang natin siya. Ayan, so more or less mga dalawang drum yung kailangan nating gamitin para dito sa dun sa ating ano, dry substrates. And then after mahalo niyan, so ready na siya for composting. So kailangan natin siya i-compost
for like 3 weeks or 21 days depending kung gaano kabilis ma-decompose ng ating ano, ng ating substrate. So ayun na nga guys, so kailangan nating haluin na yung ano, yung ating dry substrate kaya yung ating liquid substrate. So yung tubig po na hinahalo dito, yun yung pinagtunawan ng molasses, 1% ng molasses. Tala Bizarres Idol. Ayun guys, so natapos na nga nating haluin yung ating ana, yung ating mushroom substrate. So kailangan natin siyang takpan and then ready na siya for composting. So kailangan natin siyang i-compost for like 21 days para mas mabulok ng maayos yung ating substrate. So habang kino-compost natin guys yung ating ano, yung ating etong ano, hinalo nating substrate, every 4 days kailangan natin siyang baligtarin para ma-compost ng maayos, equally composted lahat ng substrate na hinalo natin. And then, after 21 days, so ready na siya for bagging. So sa next video guys, papakita ko naman sa inyo kung paano tayo maglagay, gumawa ng fruiting bag, kung paano natin ilagay sa plastic itong hinalo nating substrate, okay? So, if you are new to my channel, just click the subscribe button and you may also hit the notification bell for you to get updated for my, you know, upcoming videos. Thank you for watching guys. Bye-bye.